Pero ang topic po talaga natin ngayon ay yung pagkuha po ng rapid pass para sa mga katulad namin na transporter. Mag-lockdown, nakapag-register kami. Nai-register namin tong sasakyan sa isang transport company. So, ang ginagawa po, ang ginagawa namin kami yung mga nagdi-deliver ng mga items ng kliyente dun sa delivery point. Tapos, dun po, kinukuhaan nyo ng company ng commission. So, bali, ganun po. Pero ang topic po talaga natin ngayon ay yung pagkuha po ng rapid pass para sa mga katulad namin na transporter. So, ipapakita ko po sa inyo yung timeline kung kailan kami nag-apply, paano kami nag-apply, at kung kailan po na-approve. At saka yung naging experience na rin namin nung unang ginamit namin yung rapid pass. Guys, naka-uwi na kami. Bali, papakita ko pala sa inyo kung paano kami nag-apply nung rapid pass. Bali, naka-receive kasi kami ng SMS, text galing sa company, katulad ng nakikita nyo sa cellphone, na pwede daw, mag-apply daw sila ng rapid pass for lahat ng driver, partner driver nila. So, ito, meron sila ditong link. Ayan. Ayan ang link na yan. Na i-click para ma-fill upan namin. So, nung clinic ko yan, ito ang lalabas. Sa ngayon, nung clinic natin yung link, ganyan ang lumalabas. Hindi na sila nagpapa-apply ng rapid pass. So, ipapakita ko sa inyo yung parang Google Forms. Google Forms ngayon na sinulatan namin ng application. Ayan, bali ganito po yung itsura ng Google Forms na finila pa namin. So basically, hihingiin lang naman nila yung details nung sasakyan mo, email address mo, saan kang syudad nagstay, lisensya, license number, vehicle type, yung mga ganun, yung mga importanteng details lang naman. Yun lang naman yung nilagay namin. Then after nun, isasubmit mo. Once na nasubmit mo, eto na. Bale, magsisend sila sa inyo na parang confirmation na na-receive nila yung ano mo, yung pinilapan mong form. Yan, ganyan.
So, bali, nung nag-fill up pala ako, ang date nun is May 5. Tapos, receive namin itong email na to, May 5 din. After nung May 5 na yon, everyday nag-check ako kasi may link doon kung saan pwede mo i-check yung application mo. Ilalagay mo lang yung phone number mo, mati-check mo na yung kung ano yung status ng ano mo, ng rapid pass mo. So, ilang araw din kami nag-antay, wala talagang, hindi pa doon nare-register yung application namin. Ayan, after 5 days, tsaka kami naka-receive ng text ulit. Ayan yung text niya. Ayan na, approve na daw yung aming rapid pass. So, pero nung chinek namin yung rapid pass, hanggang 15 lang siya, May 15 lang siya, ang expiration date niya. So, nagtaka rin kami paano anong mangyayari sa amin after 15 days, kung baka pag na-extend, wala na naman kaming pass. After 3 days ulit, nag-text ulit sila. Ito yung text sila after 3 days na meron na naman kaming rapid pass. This time, itong rapid pass na na-receive namin, ang expiry hanggang June 30 na. Yun, ganun lang. Mabilis yung naging proseso para sa amin. Sa iba, actually iba-iba, magkakaiba naman kami ng naging experience ng iba-ibang driver partner ng mga company, no? So, pwede rin tayo magtanong-tanong sa kanila. So far sa amin, ito yung naging experience namin. Kung may question kayo na kaya namin masagot, mag-comment lang po kayo. Baka tatry namin na nasagutin yun. Thank you!